Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pa kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Ako po muli ito si Anthony mula sa bayan ng Cavite. Ito na po ang kadugtong ng aking kwento at karanasan. Umpisahan na po natin. Ako ang gabay sa lahing ito. At kilala din ako sa tawag na Tandang Minda. Saad nito sa amin. Ito yung literal na masasabi kong sa piling ng mga aswang. Pasalamat na lang ako dahil sa kasama ko sina Jenkin at Jeric dito. Dahil kung hindi ay paniguradong magiging putahi ako sa lugar na ito. Inanyayahan kaming pumasok sa kubo ni Tandang Minda. At kahit alanganin ay sumunod na lamang ako kina Jenkin at Jerry. Dahil kahit na anong gawin ko, ay hindi ko mapigilang iwasan na isiping baka hindi na ako makalabas ng buhay sa kubong iyon dahil sa kakaibang kilabot na nararamdaman ko. Pagkapasok na pagkapasok pa lang namin, ay tila ba mas lalong bumigat yung nararamdaman kong presensya. Yung loob ng mumunting tahanan ni Tandang Minda ay normal lamang kung iyong titignan. Pero may kakaibang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Mabigat na nakakatakot na mahirap ipaliwanag. Iminuwestro naman ito na umupo na kaming tatlo nila Jenkin at Jeric na kaagad din naman naming ginawa. Bale, ang naging pwesto namin ay nasa gitna ako habang nasa kaliwa ko naman si Jenkin at nasa kanan ko si Jeric. Maya't maya din akong napapalunok ng aking laway sapagkat nakatitig lamang si Tandang Minda sa akin. Wala akong mabanaag na ekspresyon sa mukha niya na kahit na ano. Hanggang sa bigla itong naglakad papunta sa aming harapan. Medyo napapigil pa ako ng aking hininga dahil yung lakad niya ay hindi angkop sa kanyang edad o sa kanyang itsura. Walang bahid ng pagiging isang matanda ang mga bawat paghakbang na kanyang ginagawa na hindi ko malaman kung mamamangha ba ako o kung ano. Hanggang sa tumigil ito sa mismong harapan ko at tumayo ng tuwid. At saka bahagyang ngumiti kaya naman kahit na papaano ay nabawasan yung kaba at takot ko nung mga sandaling iyon. Yung ngiti ni Tandang Minda ay masasabi ko pong normal at totoo. Hindi yung nagpapanggap lamang o yung tipo ng ngiti na nakakaloko. Bigla nitong iniangat ang kanyang kanang kamay at marahang ipinatong sa ibabaw ng aking ulo. Ako naman, nakatingin lang sa kanya na medyo nagtataka at nag-uumpisa na namang kabahan. Pagkapatong ng kanyang kamay sa aking ulo, ay marahan itong pumikit at tila ba may pinapakiramdaman o may ginagawa na hindi ko mawari o hindi ko malaman. Mabuti at maganda ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang, Anthony. Bungad ni Tandang Minda. O, at saka, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tanong ko naman na medyo namamangha at nahihiwagaan. Nakasara ang batak mo.
kung kaya madali kang malapitan ng mga iba't ibang klaseng nilalang. Sa halip ay tugon naman ito. May paraan po ba para mabuksan ang batak ni Anthony? Tanong naman ni Jenkin. Mayroon pero hindi ko maipapangakong magagawa o mahahanap ninyo ang makakagawa nito. Sagot muli ni Tandang Minta. Inialis na nito ang kanyang kanang kamay sa aking ulo at nagmulat na ng kanyang mga mata. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil sa bigla akong nakaramdam ng panghihina nung bigla nitong hipuin ang aking noo gamit ang kanyang hintuturo. May inusal siyang mga salita na hindi ko maintindihan at matapos nun ay pumikit ito at tila ba nakatutok ang kanyang atensyon at konsentrasyon sa ginagawa niyang kung ano sa akin. Hanggang sa yung pagkahilong nararamdaman ko kani-kanina lamang ay unti-unti nang nawala. At muli ay inalis na ni Tandang Minda ang kanyang hintuturo sa aking noo. Pagkaalis ng kanyang hintuturo sa aking noo, ay tila nakaramdaman naman ako kaagad ng pagod, panlalata, panghihina, at pagkauhaw na tila ba inaasahan naman ni Tandang Minda. Dahil sa isang iglap lang ay may hawak na kaagad itong baso na mayroong lamang tubig at itinapat sa akin. Nung akmang kukunin ko na ang baso sa kamay ni Tandang Minda, ay bigla naman itong kinuha ni Jenkin at tinikman at dinilaan na tila ba may nilalasahan na kung ano. Ako naman na kahit nanghihina ay napakunot ang noo dahil sa kanyang ginawa, sabay abot sa akin nung hawak niyang baso. Dinilaan at nilawayan mo na tapos ipapainom mo pa sa akin? Maang nasaad ko dito. Huwag ka na magtanong, naninigurado lang ako. Sagot naman ni Jenkins sa akin. Huwag kayo mag-alala dahil wala ako o wala kaming balak na masama kay Anthony at hindi din namin siya yayang gawin. Tila ba alam ni Tandang Minda kung bakit ginawa iyon ni Jenkins? Pasensya na po. Paghingin pagpapaumanhin naman ito sa gabay. Napailing na lang ako at kinuha ang baso't inubos sa laman nitong tubig. At pakiramdam ko naman ay biglang nanumbalik yung lakas ko na labis kong ipinagtaka. Napagpasyahan kong lumabas muna saglit sa kubo ni Tandang Minda at magmasid-masid sa paligid habang si Jenkin at Jeric ay kausap ang gabay. Ayaw pa sana akong palabasin ni Jenkin nang hindi siya kasama pero sinabi ko na lamang dito na hindi naman ako maggagala o maglalakwat siya. Para naman kasing may mall o peryahan akong mapupuntahan sa gitna ng bundok na yun, diba? Habang naglalakad-lakad at nagmamasid sa paligid ng maliit na baryong iyon, ay hindi ko maiwasang kabahan at magsitaasan ng mga balahibo sa buo kong katawan dahil sa mga tinging ibinibigay sa akin ng mga tagaroon. Mga pawang nakatayo, nakasunod ang mga mata at hindi gumagalaw sa kanilang kinatatayuan na animo ay mga estatwa na kahit anong pagtango o pagngiti ang gawin ko sa kanila ay tila ba baliwala lamang sa mga ito. Hanggang sa napabaling ang mga mata ko sa isang walang buhay na baboy na nakatarak sa isang kawayan. Naisip ko tuloy na buti pa ang mga swang sa lugar na yun. Paletsyon-letsyon na lang samantalang sa syudad napakamahal ng kilo ng baboy. Nakatingin pa din ako sa baboy habang patuloy na naglalakad paikot-ikot sa lugar na yun. Hanggang sa mahagip naman ng mga mata ko yung mga lalaking humarang sa aming tatlo ni Jenkin at ni Jerry. Yung pagkailang na nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng kaba dahil sa yung isang lalaki na kung hindi ako nagkakamali ay pinuno ng grupo nilang iyon na nagsimula nang humakbang sa kung nasaan ako.
Kaya naman ang ginawa ko ay lumihis ako ng lakad pabalik kung nasaan ang kubo ni Tandang Minda. Pero hindi pa ako nakakadalawa o tatlong hakbang ay may humawak na kaagad sa braso ko. Anong pangalan mo? Bungad na tanong nung lalaking humawak sa braso ko. Anthony, medyo kinakabahan pang sagot ko dito. Ikaw na ang pangatlong tao na may magkakaparehong batak. Saad nito sa akin. Ha? Sino yung dalawa? Maang natanong ko naman ulit. Yung una ay ang may kagagawan ng pagkatapyas ng tenga ko. Sagot nito at bahagya naman akong napatingin sa parte na sinasabi nito na tila ba tinapyas ng kung anumang matulis na bagay. Yung pangalawa ay katulad mo din na nakasarado ang batak na kung magtatagumpay kang mabuksan yan. Paniguradong isa ka sa magiging kinatatakutan at pangingilagan ng mga katulad kong aswang. Mahabang sagot naman muli nung lalaki. Alam kong may dugong dumadaloy at nananalaytay sa katauhan mo na mula sa iyong angkan, kalahi o sa iyong ninunong pinagbulan. Pero kung hindi kayo magtatagumpay na mabuksan ang iyong batak, ay hindi mo masosolusyonan ang problemang kinakaharap niyo ngayon. Dugtong pang muli nito. Teka, paano mo nalamang? Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko, ay bigla na kaagad itong sumagot. Bakit? May iba pa bang dahilan sa pag-akyat at pagpunta nyo dito? Sabat nung lalaking kausap ko. Gusto ko sanang sabihin na namamasyal at magmumuling lang sana ako dito kaso baka bigla akong sagpangin itong kausap ko dahil alam kong aswang pa din ito. Mahirap na. Baka mamaya butas-butas na yung katawan kong bumalik sa kubo ni Tandang Minda. Kaya naman marahan akong umiling sa itinura nito bilang sagot. Magsasalita pa sana akong muli nung may narinig naman akong mga yabag na papalapit sa kinatatayuan namin nung lalaking kausap ko nung mga sandaling iyon. At pagkalingon ko ay si Jenki na tila ba nagmamadali sa kanyang paglalakad. Ayos ka lang ba? Tanong ka agad nito pagkalapit na pagkalapit niya sa amin. Ha? Oo naman. Sagot ko naman na medyo nagtataka. Sabi ko naman sa'yo na huwag ka maglilibot o lalayo na mag-isa ka lang. Saad ni Jenki na medyo nakalamukos ang kanyang pagmumukha. Pakiramdam ko tuloy, isa akong batang musmos o paslit na pinapagalitan at pinagsasabihan. Sasagot na sana ako sa tinuran niya kaso, bigla naman akong hinila ni Jenki papalayo o pabalik sa kubo ni Tandang Minda. Nilingon ko muli yung kausap ko kanina at alanganing ngumiti dito. Mukha naman siyang mabait at maayos kausap. Hindi katulad nung una ko siyang makita na tila ba isang mabangis na hayop na anumang oras o anumang sandali ay kakainin ka ng buhay at walang pakundangan. Pagkabalik namin sa loob ng kubo, ay umupo ako sa kung saan ako nakapwesto kanina. Habang si Jeric naman ay nasa lamesa at nag-aayos ng pagkain na agad ko ding ikinagutom, kaya tumayo ako at mabilis na kumuha ng isang pirasong baboy na agad ko din namang kinain. Bakit? Tanong ko nung makita ko na nakatingin sa akin ng magkapatid na si Jenkin at Jeric. Wala. Kain mo na eh. Hindi ka man lang magtanong kung pwede yan sa'yo o hindi. Sagot ni Jenkin. Ha? Hindi ba pwedeng kainin to? Tukoy ko sa baboy na kinakain ko at nilunok ko na ng tuluyan. Paano kung iba ang para sa'yo? Alam mo naman kung nasan lugar tayo, di ba? Halatang nayayamot na sagot ulit ni Jenkin sa akin. Eh wala namang ibang lasa eh, tsaka hindi din naman panis. Sagot ko naman. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang sinasabi ko, baka mamaya para sa mga katulad namin ng pagkain yan
at iba ang ihahain sa'yo. Gets mo na ba? Sa ad ni Jenkin. Grabing diskriminasyon naman yan. Parang pagkain lang eh. Kaya mo, kapag tinubuan ako ng pangil mamaya, ikaw ang una ko sasabihan. Sagot ko kay Jenkin. Teka, pagkain yan at pwede mong kainin, Anthony. Sabat naman ni Jeric sa aming dalawa. Oh, kita mo na? Nakangising sagot ko naman kay Jenkin. Pero, sinuwerte ka lang ng dampot dahil yung ibang pagkain ay hindi mo pwedeng kainin. Yun eh, kung gusto mong unti-unting maging katulad namin. Patuloy ulit ni Jeric na ikinawala naman ng mga ngisi sa mukha ko. Ayoko naman na uuwi ako sa bahay namin na isa na akong aswang. Kaya napalunok na lang ako ng aking laway at napakamot sa aking ulo. Pero nung tignan ko yung mga pagkaing nakahain, ay tila naman walang kakaiba sa itsura o amoy at para bang mga normal lang. Mabilis lang na lumipas ang mga oras at tuluyan nang lumalim ang gabi. Wala na akong naririnig na anumang ingay kundi hangin na nagmumula sa mga puno at halaman. Sa loob kami ng kubo magpapalipas ng gabi. Nakahiga na ako at sa mga butas o siwang ng kubo ni Tandang Minda ay bigla akong nakaaninag ng mga ilaw o liwanag. Kaya naman marahan akong sumilip at pilit na inaninag yung liwanag na nakikita ko. Kung hindi ako nagkakamali ay mga sulo. At isa-isa din namamatay ang mga apoy na nagmumula sa mga iyon, kasabay ng pag-ihip ng kakaibang kilabot na dala ng hangin, na kahit malamig ay pagpapawisan ka ng gusto sa hindi malamang kadahilanan. Pilit kong inaaninag ang labas pero wala na akong makita pa dahil sa sobrang dilim pero nakakarinig ako ng mga yabag o mga takbuhan ng kung ano sa buong paligid. Hanggang sa yung mga yabag na yun ay nasamahan na ng mga mahihinang pag-angil at mahihinang bulungan. Ilang minuto pa ang lumipas nang lumitaw ang buwan at mabigyan ng liwanag ang buong paligid. Doon ko nasilayan ang mga nilalang na nagsisitakbuhan kanina lamang at ang mga iba sa kanila ay nasa ibang parte papasok sa bundok. May mga nasa puno, may mga nasa itaas ng kani-kanilang mga kubo. Pero bukod sa mga nakakatakot nilang kaanyuan, ay tila ba mga nakabantay ang mga ito sa buong lugar. Halos manlaki ang mga mata ko nang maaninagan ko naman si Tandang Minda na nasa entrada lang ng kanyang kubo. At patuwid na nakatayo, katabi yung lalaking kausap ko kanina na nakabantay din. Hindi ko maisip kung ano yung binabantayan nila dahil sigurado naman ako na walang tao o kung sino man ang mangangahas na magpunta sa lugar na yun. At bukod sa napakahirap tuntunin, ay baryo pa ito ng mga aswang. Patuloy pa din ako sa pagmamasid ng bigla akong mapakislot dahil sa biglang nagsalita ang katabi ko sa aking hinihigaan na si Jenkin. Pagkalabas mo kanina, ay napag-usapan namin na maaari tayong masundan ng mga tiwalag sa lugar na to. Bungad nito. Ha? Paanong masusundan? Nagtatakang tanong ko naman dito. Hindi mo basta-basta maiwawala ang mga nilalang na gustong humabol sa'yo. Kung kaya nakabantayan lahat sa labas. Sagot naman ni Jenkin. Teka, hindi ba dapat nasa labas at nagbabantay din tayo? Saad ko dito. Sa palagay mo, anong magagawa ng isang simpleng tao sa mga katulad naming aswang? Paano pa kung may mga kasama silang mas matataas at mas malalakas? Sa halip ay binalik muli ni Jenkin ang tanong sa akin. Huwag ka mag-alala. Alam nila ang kanilang ginagawa, lalo pa't nandyan si Tandang Minda. At isa pa, pagkasikat na pagkasikat ng araw, ay aalis kagad tayo at may kailangan tayong hanapin. Mahabang litanya ni Jenkin na
ikinakunot ko ng aking noo. Sino? Tanong ko naman dito. Si Hermano, ang bantog na aswang. Alam kong masakit sa bantog mga ka-creepytales pero dito ko po muna tatapusin ang aking kwento at karanasan. Nais ko lang din po na ipabatid na ang mga nasa baryo ay kanilang mga pangalan mismo, maliban kay Hermano na sadya kong pinalitan. Maraming salamat din po kay Boss Jean Carlo nitong PCT Channel. Abangan po ninyo ang kadugtong dahil sa may kahabaan na po ang kwentong ito ngayon. Maraming salamat po at patnubayan po tayong lahat ng Puong May Kapal. Muli, from Anthony ng Cavite. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!